So welcome back sa ating channel ngayon mga kadiyo. Ang topic natin ngayon is Pangulong Bongbong Marcos ipinaliwanag ang kahalagahan ng resulta ng barangay at SK election. At nagpaabot ito ng pagbati sa nanalo at mga bagong barangay at SK official. So ito na po yung video mga kadiyo. I cannot overstate the importance of the results of the barangay elections. It's very simple. I mean, the political dynamic is very simple. If, alimbawa, if you're running for mayor and the majority of the barangay officials are on your side, are helping you, ay talagang malaking bagay yun. That will make it much easier to be elected is at the local level. But this applies all the way up to the national level. Hanggang sa mga, for the midterm elections, for example, what happens here in the barangay elections, the results of the barangay elections today are going to have an effect on the results on the midterm elections and then subsequently in the national elections. So it is that important. Alam naman natin ang sistema that I always say that as a national politician, I always say that of all the elected officials, it's the barangay officials who can actually tell you, I will deliver this many votes. Pag sinabi ng mga barangay na magde-deliver ako sa iyo ng 350 votes dito sa aking barangay, asahan mo, 350 yun, totoo yun. Kaya napakahalaga ng resulta nito para sa aming mga politiko, napakahalaga ang resulta ng barangay election. And that's why ang sa aming assessment kuminsan nagiging napakainit ang barangay election dahil talagang crucial 'yan at it is held at a very intimate personal level. And that's why sometimes nagkakainitan ng husto, kaya yun ang ating gustong iwasan. Ang aking payo lang sa ating mga kababayan ay huwag nyo naman itatapon ang inyong karapatan na makapili ng mga inyong mga barangay official. Dahil alam nyo naman po na ang mga barangay official ang mga kaharap ninyo araw-araw. Ito ang mga tinatakbuhan ninyo para makatulong sa inyong mga problema. Kaya kung idadaan lang sa bayaran, ay hindi kayo mawawala yung boses ninyo at hindi nyo maipili kung sino ba ang dapat talaga na mamuno dyan sa inyong barangay at sino ba ang talagang makakatulong sa inyo na harapin ang mga iba't ibang problema na pang-araw-araw na hinaharap ninyo na dinadala ninyo sa mga barangay official. Huwag nyo itatapon ang karapatan ninyo na mamili kung sino ang mamumuno doon sa inyong mga lugar, sa inyong mga barangay. Ngayon po ay nasaksihan natin ang isang matagumpay at mapayapang barangay election at sangguniang kabataang election. Ang report po sa akin ni Chairman George Garcia ng COMELEC, tapos na ang bilangan at naging maayos naman overall. Kaya salamat po sa lahat ng mga tumulong. Ngayon, binabati ko ang lahat ng mga bago at muling nahalal ng barangay at SK official. Napakahalaga po ng inyong papel sa ating lipunan. Isang panibagong pagkakataon na naman po ito upang makapagserbisyo sa mga Pilipino at sa ating bayan ng buong puso at higit pa sa abot ng ating makakaya. Maging tapat po tayo sa lahat ng oras. Lagi po nating unahin ang kapakanan ng isang bayanan, sapagkat sila po ang dahilan kung bakit nais nating magsilbi sa bayan. Sa ating pagkakaisa at kolektibong pagsisikap, tiyak na maisusulong natin ang bagong Pilipinas kung saan ang bawat barangay ay mapayapa, masaya at maunlad. Kung saan ay nananaig ang pagkakaisa, pagkakaunawaan at kasaganahan. At kung saan ang bawat mamamayan ay taas noo bilang mga Pilipino. Mabuhay ang mga bagong opisyal ng barangay. Mabuhay ang ating mga kabataan ng sangguniang kabataan. Mabuhay
ang bagong Pilipinas. So, ito lang po ang ating news update ngayon mga ka-Dio. And please comment down below kung ano ang masasabi niyo sa video na ito. And please, pakisupport naman ang ating Facebook page para magpatuloy pa tayo sa paggawa ng bagong news update. So, congrats pala sa mga bagong halal na official dyan. Councilor, barangay, captain, at mga SK chairman at SK councilor. So, congrats sa inyong lahat. At hopefully, mga ka-Dio, yung mga nanalo sa election is gagawin nila yung nararapat nilang gawin at pagsilbihan ng ating bayan. At huwag niyong kalimutan na tutulong sa inyong mga barangay kung mayroon nangangailangan sa kanila. So, dito na po natatapos ang ating vlog ngayon, mga ka-Dio. Salamat po and God bless.